Ang kwento ng Statue of Liberty. Welcome to Kris Amazing Stories. Please subscribe and click notification bell para lagi kang updated. Liberty Enlightening the World. Iyon ang kahulugan ng Statue of Liberty sa Liberty Island sa baybayin ng New York City. Ngunit ang iconic na rebulto ng isang berdeng babae na lumalawak sa isang sulo habang nakakapit ang isang tablet sa kanyang dibdib ay mayroong higit pang kasaysayan at kahalagahan kaysa sa maaari mong isipin. Ang kwento ng pagbuo ng Statue of Liberty ay isang kwento ng kasaysayan, pagdiriwang at pag-asa, katulad ng Miami Freedom Tower sa Miami. Ang Statue of Liberty ay naging isang simbolo para sa mga bagong imigrante sa USA sa loob ng mahigit 100 siglo. Ngunit alam mo ba na ang statue ay talagang nagsimula bilang isang pagkilala sa pagkakaibigan sa pagitan ng Pransya at Estados Unidos, at ang ideya ng estatwa na talagang nagmula sa 100th anibersaryo ng Deklarasyon ng Kalayaan. Ang kahulugan sa likod ng Lady Liberty. Sa pinakapangunahing kahulugan ng term, ang kalayaan ay tumutukoy sa kalayaan sa paggawa, pamumuhay at pagiging ayon sa gusto mo. Ang konsepto ng kalayaan ay naisa-personal mula pa noong mga araw ng sinaunang Roma. Si Libertas ay ang Roman goddess ng kalayaan at isang ginamit na figura noong ikalawang digmaang Punic mula 218-210 BC. Ang diyosa ay lalong mahalaga sa panahong ito ng kasaysayan ng Roman dahil ang kalayaan o kalayaan ay hindi nakita bilang isang karapatang pantao. Sa halip, ang kalayaan ay ipinagkaloob sa ilalim ng batas ng Roma para sa ilang mga mamamayan. Simula noon, ang Lady Liberty ay nakikita mula sa dagat hanggang dagat. Mula sa sikat na 1830 na pagpipinta Liberty Leading the People to Poems, estatwa at barya, ang isang babaeng kumakatawan sa kalayaan ay halos kasing edad ng konsepto ng kalayaan mismo. Hindi naman nakakagulat, kung gayon, na ang Statue of Liberty ay naglalarawan din ng imaheng ito, ang pakikipagkaibigan sa pagitan ng Pransya at Estados Unidos. Ang ideya ng isang rebulto para sa New York ay talagang nagmula sa Pranses. Iminungkahi ng istoryador ng Pransya na si Edouard de la Boulay na lumikha ng isang regalo sa US upang ipagdiwang ang sentensyang anibersaryo ng Deklarasyon ng Kalayaan. Ipinaraise ni la Boulay si Frederick Auguste Bartholdi na isang iskulturang Pranses. Sama-sama, kasama si Alexander Gustave Eiffel, ang Statue of Liberty ay nilikha. Pagdidisenyo ng Statue of Liberty. Noong 1855, si Bartholdi ay bumisita sa Egypt at hinahangaan ng bansa. Napagpasyahan niyang gagawa siya ng isang bantayog upang umupo sa Suez Canal sa Egypt. Ang babaeng napakalaki ay magsuot ng tradisyonal na damit para sa isang babaeng manggagawang Egypt at dapat na kumitawan sa pag-unlad at Europeanisasyon ng Egypt. Nang mahulog ang deal, inilagay niya ang kanyang disenyo. Nang si Bartholdi ay lapitan ni la Boulay upang bumuo ng isang bantayog para sa Amerika, ginamit niya ang parehong konsepto at disenyo upang likhain ang Statue of Liberty. Sa halip na mga kasuutan ng isang tradisyonal na babaeng taga-Egypt, ang mga dumadaloy na damit ay binago sa mga robe ng kalayaan. Ang pagbuo ng Statue of Liberty, tumagal ng 9 taon upang makumpleto ang Statue of Liberty. Ang estatwa ay buo ang itinayo sa Pransya bago ito din isi-assemble. Ipinadala sa US at itinayong muli sa lupa ng Amerika. Ginamit ni Frederick Auguste Bartholdi ang kanyang mga kasanayan sa paglilok upang martilyo at hulma ng tanso sa hugis ng Lady Liberty. Gayunpaman, ang tanso ay hindi makatiis ng malakas na hangin sa bay ng New York City. Dito naglaro si Alexander Gustave Eiffel, ang parehong Eiffel na nagdisenyo ng Eiffel Tower sa Paris. Gumamit siya ng mga steel beam upang likhain ang frame na ikakabit ng mga sheet na tanso ni Bartholdi. Makakatulong ito na mapanatili ang istruktura sa lugar at sa tamang hugis sa darating na mga dekada. The Liberty's Crown and Tablet. Ang 7 puntos sa putong ng Statue of Liberty ay pinaniniwalaan na kumakatawan sa 7 dagat at 7 kontinente ng mundo. Gayunpaman, sinasabi ng iba na ang mga tagapagsalita ay dapat na sinag na kumakatawan sa kabanole ng Liberty at ng kanyang walang hanggang presensya sa mundo. Ang tablet ay nakaukit sa mga numerong Romano ng petsa kung kailan nilagdaan ang pahayag ng kalayaan ika-4 ng Hulyo, 1776. Sa mga bilang, ganito ang hitsura, Hulyo IVMDCCLXXVI. Ang pagkumpleto ng kalayaan, noong 1885, ang Statue of Liberty Enlightening the World ay kumpleto.
Tumayo siya ng 111 talampakan at 6 pulgada ang taas at may bigat na 225 tonelada. Iyon ay tungkol sa bigat ng 14.5 D6 dozers. Ang katumbas na gastos upang maitayo ang estatwa sa Pransya ay humigit kumulang na $250,000 USD, halos $5.40 milyong dolyar ngayon. Pagkatapos ay oras na upang dalhin siya sa USA. Pagpapadala ng Statue of Liberty mula sa France. Ang buong rebulto ay naipadala ng bangka mula France hanggang New York. Ang Lady Liberty ay pinaghiwalay sa 350 piraso at nakapak sa 214 na mga crates na gawa sa kahoy. Ipinadala siya sa French warship Azir. Tumagal ng 1 kabuo ang kabuuan ng 4 buwan mula sa baybayin hanggang sa baybayin upang ihatid siya, habang ang lahat ng pagdidisenyo at pagbuo na ito sa France ay nangyayari. Maraming gawain ang nangyayari sa US upang maghanda para sa proyekto. Ang pagbuo ng pedestal upang suportahan ang statue, habang ang tunay na estatwa ay itinatayo sa Pransya. Ang mga tao sa New York ay nagtatrabaho upang ihanda ang puwang upang maitayo ang monumento. Ang mga pagsisikap sa pangangalap ng pondo, kabilang ang mga paligsahan, benepisyo at eksibisyon ay ginanap sa US upang makalakam ng pera para sa pagtatayo ng pedestal na ilalagay ang Liberty. Bumagsak sa Amerikanong arkitekto na si Richard Morris Hunt upang makahanap ng 1 lugar upang maitayo ang pedestal at simulang idisenyo ito. Maaari mo na ngayong malaman ang isla kung saan nakatayo ang Liberty bilang Liberty Island. Sa katunayan, ang pangalang ito ay ibinigay lamang sa isla noong 1956. Bago ito, ang isla ay tinawag na Bedloe's Island at walang iba pang hawak kaysa sa matandang bato at matagal nang nakalimutang alaala. Fort Wood sa Bedloe's Island. Ang Fort Wood ay isang Fort Wood sa base ng hukbo na itinayo sa Bedloe's Island noong gyera noong 1812. Ginamit ito bilang isang sistema ng depensa ng harbor upang makatulong na protektahan ang lungsod ng New York mula sa British. Ang kuta ay gawa sa mga dingding na bato sa isang katulad ng bituin na pattern na ang haba ay nagsimula ng magkalayo at tila walang silbi. Sa paningin ng isang arkitekto, gayunpaman, ang simbolo na ito ay tila perpektong lugar upang magsimulang magtayo ng isang bahay na nagkakahalaga ng Lady Liberty. Lady Liberty's Pedestal. Original. Nais ni Hunt na e-modelo ang pedestal pagkatapos ng parola ng Alexandria, isa sa 7 mga kababalaghan ng daigdig. Ngunit ang isang parola ay naiiba mula sa isang estatwa ng isang babae at ang pedestal na kinakailangan upang maipakita ang tunay na istruktura at hindi kung ano ang nais o inaasahan ni Hunt. Siya ay inspired upang lumikha ng isang pedestal na hindi magnakaw ng palabas mismo ngunit e highlight ang kagandahan at kamanghamanghang Liberty. Sa huli ay nagdisenyo siya ng isang pedestal na umabot sa 114 talampakan ang taas at mas mataas pa ang budget. Hiniling ng mga gastos na mabawasan ni Hunt ang laki ng pedestal. Tumira siya sa 187 talampakang taas na istruktura na may granite facade upang maitago ang kongkreto at bakal na sumusuporta sa napakalaking babae. Ang pagbuo ng pedestal, tumagal ng 3 taon upang makumpleto ang pedestal mismo. Ang konstruksyon ay naganap mula Oktubre, 1883 hanggang Abril, 1886. Ang pundasyon ay tumagal ng 10 buwan upang maitayo bago magsimula ang pagtatayo ng aktwal na pedestal mismo. Kwento na noong 1884 na ubos ang pera ng proyekto, tulad ng maaaring patunayan ng sinumang nasa konstruksyon. Ang pera ay maaaring gumawa o masira ang isang proyekto para sa pedestal. Namatay ang interes ng publiko. Kinuha si Joseph Pulitzer, publisher ng The New York World at pangalan ng Pulitzer Prize. Kumuha ng interes at pagsusulat tungkol dito sa kanyang papel upang masimulan ang isa pang pag-ikot ng interes at suporta. Kinuha muli ang konstruksyon at nagawa nilang matapos ito sa oras para sa pagdating ng Liberty sa New York City. Muling pagbubuo ng Liberty matapos makumpleto ang pedestal at dumating ang 214 na mga crates na gawa sa kahoy. Tumagal ng 4 buwan bago maitayo ng mga tauhan ang rebulto. Sa kabuuan, ang taas ng rebulto at pedestal ay umabot sa higit sa 305 talampakan o 73 metro. Noong 28 ng Oktubre, 1886, opisyal na binuksan at inialay ni Pangulong Grover Cleveland ang rebulto sa harap ng libo-libong mga New York at manonood. Ang rebulto mismo ay naging isang icon upang kumitawan hindi lamang sa New York City,
Ngunit ang Estados Unidos bilang isang kabuuan, madaling tingnan ang babaeng ito kasama ang kanyang torch na nakaunat, nagpapaliwanag sa mundo na may pag-asa para sa kalayaan at kapayapaan at pakiramdam ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at inspirasyon.